Hello guys, good morning. Kumusta po? Welcome back to my channel guys. So medyo matagal po tayong nawala. Kaya pagpasensyahan na po natin mga kababayan. Kumusta po mga kababayan ko, mga OFW? Sana po okay po tayo lahat. So guys, salamat po sa mga subscribers ko. Almost reaching 1k na lang po. Almost reaching 1k subscribers na po ako guys. Sana po tuloy-tuloy ang suportan nyo. So, gusto ko lang po ngayon magpalit ng content kasi Diyos ko, ang dami kong napapanood, nababasa. Diyos ko guys, gusto ko lang po mag-comment no, yung gusto ko lang din maglabas po ng sarili kong opinion doon sa mga na napapanood natin, nababasa ngayon na nalalapit po yung election 2022. So guys, siguro karamihan sa atin, lalo na po sa mga kababayan kong OFW, guys, siguro mulat na po tayo lahat, di po ba? Sa sobrang haba ng panahon po nating dinanas, siguro bawat isa sa atin po may kalayaan po magpahayag kung ano po yung mga gustong mangyari sa ating bayan. So, isa lang po dito ang sa akin, guys. Yung mga black propaganda, lumantugtugi na po yan. Ano na lang po natin yan, yung kumbaga, yung nakasanayan, may tao lang po talaga na mga hindi nakaka-move on kung ano po yung mga the past. Parang personal life po natin yan na may tao po talaga na hindi nakaka-move on, binabalik-balikan po yung mga nakaraan, pero doon sa mga tao naman po na talaga po malawak yung pangunawa, ay ka nga po ay mga broad-minded, open-minded, so okay po tayo doon. So, sa akin lang po, huwag na po nating balik-balikan yun, ano? Tsaka, yung mga sinasabi pong mga nakaw, mga ganun-ganun. Guys, wala naman po kayo napapatunayan kung wala naman po, ihinto nyo na po. Ako, ito lang po masasabi ko. Bakit gusto ko po itong ipaabot sa atin? Ayaw ko pong naririnig. Nagko-comment po talaga ako sa lahat ng mga napapanood ko. Although, wala po akong maipapakita sa inyo ng mga videos or nababasa ko, napapanood ko guys. Pero ito lang. Yung word po na diktador. Guys, imagine. Word na diktador. Ayaw na ayaw ko pong naririnig yun. Na sinasabi doon sa mga Marcos na Marcos ang diktador. Guys, ito basihan niyo po. Sa panahon ngayon, ito ngayon, sa Pinas, yung mga personal natin, itong Facebook natin, itong YouTube natin, yung mga YouTuber po, malima na lang po sa akin po guys, totally frankly, hindi pa ho naman monetize yung channel ko, kasi po na-upload po yung pagbablog ko. Pero at this time, pwede ko pong i-contain nyo na, magpapalit po ako ng content. Napakarami pong, napaka-controversial po ngayon na mga issue. So guys, ito. Yung word na diktador, ayaw na ayaw ko yan. Please avoid. Magalit na kayo, magalit sa akin. Huwag niyong sinasabing diktador si Marcos. Kasi ito ngayon ang titingnan niyo ha. Bakit nyo po, itong mga pinklawan, dilawan, oligarch, mga elites, ano ba yan kayo dyan? Mga elitista? Mga NPA? Mga NPA lang po kasi nagsasabi ng ganun. Kita nyo guys, may nagko-comment sa mga post kung ano po yung pinapakitang magandang nagawa ng gobyerno natin ni Pangulong Duterte. Eh talaga naman pong angat po si Pangulong Duterte kahit dito sa ibang bansa po. Eh yun po ang sinasabi ng mga tao dito, ng ibang lahi. Ngayon lang po nakikita nila nung gumaganda ang Pinas, tumataas ang Pinas. Kasi po, dahil kay Pangulong Duterte. Kung hindi po si Pangulong Duterte, naupo, iwan ko na po ano nangyayari sa Pinas. Lalo na sa pandemic ngayon. Yung mga OFW, nako, tinuturing nyo pa naman po na bagong bayani. Pero wala naman po kayong pwedeng gawin siguro pag kayo ang nasa posisyon sa tagal-tagal po eh. Tapos ngayon po na may isang tao po na nagmamalasakit, may isang pangulo na nagmamalasakit para sa bayan. Bakit hindi po natin ma-appreciate yung mga ginagawa niya? Na-appreciate nga po ng ibang bansa eh. Bakit pa po tayong mga Pilipino hindi makaka-appreciate kung ano po yung nagagawa ng ating gobyerno? Huwag na po kayo sabi ng sabi doon sa mga, sige kayo mga opposition, magsabi na kayo. Diktador, walang nyo nang sasabihin diktador kasi kayo ang diktador. Bakit pati ngayon itong mga pinagkakitaan ng mga vlogger, ng mga YouTuber. Bakit kailangan yung i-block yung mga account na Facebook? Na-block nyo na yung Twitter?
sa Facebook na naman kayo. Kami yung mga maliliit na mga YouTuber. Bakit yung konti namin pinagkakakitaan, ipagkait nyo sa amin? Kung naiingit kayo po na marami pong supporters ni BBM, natural po, kagaya sa akin ngayon, gusto kong mag-vlog. E syempre po, maghahanap po ako ng content kung ano po yung mas patok ngayon na pinapanood ng tao. Ha? Yung sa akin, opinion ko lang po yung sa loobin ko. Gusto kong ipaabot sa inyo. Oh. Kayo, anong maitutulong nyo sa amin? Maliban na sa akin, hindi pa ako kumikita sa channel ko. Eh, yung iba po, na may mga pills na po sila, na kahit pa paano po, inakakatulong. At saka ang hangarin po ng mga nagbablog na yan, para din po makatulong sa kapwa, sa pamilya, may iahon. At saka hindi naman po kayo nababayad. Anong sinasabi nyo? Bayaran trolls ni BBM? Hindi po. Ha? Huh? Hindi po. Si YouTube po nagbabayad yan. Pag monetize po yung channel ng mga vlogger na yan, mga YouTuber na yan, kay Google po yan. Binavalidate pa nga po ni Google yan kung yung mga video na ipinopost, di na-upload, kung ano ba yan, kung sa'yo ba talaga yan, content or copyright. May mga copyright strikes pa po yan, may mga kung ano-ano pa po, binavalidate po yan. Hindi po ganun kadali ang humarap sa camera para po magsalita yung isang YouTuber, yung isang vlogger, kung ano-ano po dyan. Hindi po ganun kadaling gumawa ng video, guys. Kaya kung kayo, gumawa kayo ng sarili nyo, na maiangat nyo ang sarili nyo, na huwag kayong nakakaapak sa ibang tao. Ha? Huh. Ano yung sinasabi niyong demokrasya? Kayo na nga ayaw magbigay ng demokrasya sa tao. Dinidiktahan niyo lahat. Ha? Huh? Kasi kung saan lumalakas si BBM, doon naman po kayo, hinaharangan niyo. Kayo, desperado na kayo. O, tingnan mo itong kaguluhan sa Kumilik ngayon. Ano? Nagngangawa si Guanzon, kasi gusto po niya, sa akin lang po ha, sa opinion ko. Alam niyo po kasi sa opinion ko lang ito. Minamadali ni Guanzon yung paglabas ng ni BBM, disqualification case nila, kung ano na. Eh, hindi naman sa kanya nakasalala yung ponente na gagawin eh. At saka may rason si Ferolino. Huwag mo minabandali, Guanzon. Minabandali mo kasi pare-retar ka na. Gusto mo mabilang yung boto mo na boto ka doon para disqualified si BBM. Kasi ikaw, malaking bayaran ka ng Dilawan. Appointed ka ni Aquino. Wala na si Aquino, patay na. Sumamamatay ka na lang din. Susunod ka na. Ito lang sa akin, guys, ha. Yung mga taong gumagawa talaga ng kabutihan, pinagpapala ng Panginoon. Yung mga taong gumagawa ng kasamaan sa kapwa, tingnan mo kung ano mga nangyayari, hindi lang po tayo magsasabi, hindi na tayo magsasalita. Kasi nakikita na po natin, mahirap na pong isa-isahin eh. Kaya ngayon ang sinasabi ko, itong mga propaganda ninyo, itong mga black propaganda nyo, mga NPE yan eh. Diba? Mga NPE lang po ang nagsasabi ng ganyan. Nakita mo, may nag-comment ako kasi sabi ko, ilang taon ka na, bakit ang galing-galing mo magsalita ka ng ganun? Namulat ka na ba? Naipinanganak ka na ba ng mamuupo si Marcos? Ilang taon ka na, bakit ganun ka na lang pa? Parang ang husay-husay mo, parang alam na alam mo yung mga nakakatanda pa sa'yo o yung kung ano. Sumasagot-sagot po siya sa comment. Ayun ang sinabi ko, NPE ka. Hindi na po sumagot. Kasi sabi ko, NPE lang yung nagsasalita ng ganun eh. NPE lang po yung nagsasabi ng mga ganun sa bundok. Hmm? Kahit paano, saan universidad ka nag-graduate? Scholar ka naman ng NPE. Naaral ka ng NPE. Kahit gaano pa sabihin mo ka professional ka, graduate ka ng UP, graduate ka ng kung saan ka nag-graduate, kung scholar ka ng mga NPE na yan, komunista na yan, sigurado yan, paglabas mo, kakalabanin mo ang gobyerno. Kahit lahat na ginagawa ng gobyerno para sa atin. Huh? Kalaban pa kayo ng kalaban sa gobyerno. Ito ngayon. Hindi naghirap ang tao nung panahon ni Marcos, sa totoo lang. Sino ang totoong kurap? Yung naalis na si Marcos. Huh? Pinagbebenta lahat ng mga ari-arian ng gobyerno. Pati yung airport na nagdadala ng yung kumbaga yun ang nagdadala ng pangalan ng ating bansa, ipinapangalan sa kanila. Ano yan? Personal yung pera pinapagawa dyan? So, wala na kayo ngayon. Matatanggal na yan at may bago ng airport. Oh, alam nyo guys, nakakahiya nga dito sa ibang bansa, mga ibang lahi, binaboli kami. Ano sabi? Bakit yung Pilipino walang sariling pangalan ng airport, nakapangalan sa tao?
Wala bang pera ang Pilipinas para pa maging naging private institution na yung airport nyo? Di ba nakakahiya po sa amin, mga OFW? Kaya mahiya kayo sa sarili nyo. Mga pinklawan, dilawan na yan, mga oligarch kayo, tuldok na. Malaking inodoro, sabi pa nga ng isang vlogger. Malaki yung inodoro, maraming inodoro na pinapagawa si Noynoy na walang takip. Doon kayo ipagbubuhos, doon kayo ipa-flush. Alam nyo ba yon? Marami pa akong susunod na mga opinion. Ito, pamulat ko lang po guys dahil ngayon lang ako nagbalik sa channel ko. Salamat po sa mga subscribers ko guys. Sana subscribe nyo pa. So, pwede po kayong mag-comment dyan. Mag-request kayo kung anong video ang gusto nyo. Kasi nagbi-video din po ako nung una yung mga pampaswerte. So, para ngayon, sabay tayo kung ano po yung mga trending, kung ano po yung mga issue, para hindi po tayo behind. Kasi sa mga pampaswerte naman po, marami na po ako na-issue. More than 100 or 100 videos. Almost 100 or more than 100 videos po yun. So, talagang yun na lang po ang pipiliin nyo. Yun na lang din naman po paulit-ulit yun, guys. So, salamat po sa lahat ng subscribers ko. Pasensyahan nyo na po kasi yung pagbablog ko ay simpleng-simple para napakita po natin kung ano tayo katotoo. Simple. At saka, gusto ko lang pong ipapaabot sa inyo kung ano po yung mga opinion ko. Pwede rin po kayo magpaabot ng opinion nyo, pero bawal po mag-comment dito yung mga dilawan na yan. Ano i-comment nyo? Naku, Diyos ko. Manda kayo sa susunod ko na vlog. Anong gusto nyo paabot? Kay BBM, ipapaabot ko din sa inyo kung anong kabubuhan din ang inyong mga utak. Pinaglalaban yung kabubuhan ng nanay nyo. Sige guys, salamat sa panunood. God bless po sa lahat ng mga OFW po. Sana po mawala na itong virus po na naging matiwasay na po ang ating pamumuhay ulit. Makaahon na rin po tayo. At saka prayers lang po namin, mga OFW, na magkaisa na po tayo mga Pilipino. Yun pa nga po sinasabi ni BBM, a unifying country. So yun, hanggang dyan na lang po. Maraming salamat. God bless everyone.